Kung sa pagtulong ng usapan ko yun ulit sa kalam, wala na akong masasabi sa taon na yan. Kasi siya ay kakaiba, masinuuna ba ang pagtulong niya sa kapwa, doon na siya masaya. Kung sa pagtulong ng usapan ko yun ulit sa kalam. Yo! Yo mga kanali, magandang araw po muli sa inyong lahat. Ayan, isang mapagpalang araw po muli sa atin. At eto kasi mga kanali, mayroong bukid dito. Ayan, at dyan natin in-interview ng one-on-one si Nubilin at saka si Malunggay Girl. At ngayon kasi mga kanali, at dito talaga ako umiihi sa lugar na to. Ayan, kasi nga kung medyo sulok to, at bukod dun nakakabuelo ako kasi hindi mo na kailangan magbuhos ng tubig eh. Nasa gubat lang. So ayan, diretso na. At yan nga po ang dyan ako dumadaan. So ngayon mga kanuli ay meron po nakatawag ng aking pansin. Na kumbaga ay talagang mixed emotion na ano eh. Mixed emotion nga yung parang naramdaman ko na meron kasing isang bahay dyan mga kanuli sa gawi na yan. Kahapon ko lang siya nakita mga kanuli, tapos kagabi naiisip ko na yan, iniisip ko, sabi ko gusto ko si tatay na i-vlog, gusto kong malaman ang kwento ng kanyang pamumuhay. So ngayon, bang umihi uli ako dito, so nagkaunti kami off-cam, nag-chika-chika. So pasyalan natin mga kanuli si tatay, at kasama natin si Melvin. Yan o. Oh. Una ka Bin, baka may aso. Para una ka makagat. Ayan mga kanuli, Ay kiraan tayo dito. At dito pala ay medyo maputik ng kaunti. At kailangan niya mag-apak-apak dito. Ayan. Uy. At yung kasi nakita kahapon si tatay diyan, oh, nakaupo dyan. At dumaan kasi ako dyan eh, nakita ko siya parang nakatanaw siya sa akin. Yan, so kasapin natin si tatay mga kanuli. Nakahubad si tatay. Tay, hello tay, magandang ano, magandang hapon. Magandang hapon naman. Ayan, kamusta po tay? Okay lang naman. Tangos ng ilong nyo tay ha. Mukhang guwapis kayo. Medyo yung kulay nyo parang ano, may lahi. Yan, pure po kayong taga rito? Hindi, sa Cavite ako galing eh. Ah, taga Cavite kayo? Pumunta lang ako dito sa mga kapatid ko. Ah, dumayo ka lang dito? Oo. Tapos matagal ka na iniraan dito? Tagal na ako rito. Mga ilang taon na po? Nung bata pa ako, nandito na ako. Ah. Umuwi lang ako ng Cavite. Umuwi ka lang ng Cavite? May asawa po kayo? Wala. Naging binata kayo? Di, sino ka mag-anak niyo po dito? Yan sila. Napamangking ko yan, kapatid ko sa gitna. Napamangking ko lahat yan. Ano po ang kinakabuhan niyo, tay? Wala. Hindi makatrabaho. Paano makatrabaho? Ito masakit ang tuhod ko. Nabangga ako eh. Ah, nabangga kayo dati? Nabangga ako nang na-aksidente ako sa Cavite. Sa ano, trabaho. Hindi nga makapag-ano. Wala pambili ng gamot eh. Mga kilos. Paano itong ano? Tinitirahan mo? Hindi, sa pamangking ko to. Ah, nakikitira ka rin lang? Sa pamangking ko to. Eh mga kanuli, nakikitira pala si tatay dito. Kahapon kasi nakita ko kayo dyan. Nakatanaw kayo dun sa bukid. Sabi ko parang may kakaiba kay tatay. Parang may something na parang kinukurot yung damdamin ko. Tapos mag-isa lang kayo dito. Natutulog. Ay, makakalimutan si tatay. Pwedeng laliman yung tanong ko? Pwede ko laliman? Bakit po hindi kayo nakapag-asawa? Dala siguro ng sa naabala sa pagtatrabaho. Ah, naging abala nung araw? Hindi ko na nakakuha na manligaw, siyempre. Kasi mahirap eh. Mahirap yung pagsasabayan. Ah, dahil puro kayo trabaho nung araw? Ano po ba ang dating naging trabaho niyo? Sa palasdan. Trabaho sa palasdan. Tapos magbubukid ako. Sa gabi, trabaho naman ulit sa palasdan. Sa araw, sa bukid. Wala akong pinipiling. Wala akong araw eh. Wala kang pinipiling trabaho? Pinipiling trabaho niya. Walang oras. Trabaho sa araw, trabaho sa gabi.
Kaya wala na, wala nang kalagyan ng katawan na para gumawa ng kasiyahan. Mm-mm. Ilan taon na po kayo ngayon? 66. 66 na po mga kanuli si tatay. At ito ay medyo tanong na medyo personal. Mahirap ba pag nagkaedad na walang pamilya? Oo naman. Siyempre, naiisip mo yan. Paano ba maging buhay mo kung pagdating ng oras na ikaw ay magkasakit? Walang tutulong sa'yo. Mm-hmm. Okay lang. Para sa akin, tanggap ko na yun. Bakit? Sa akin naman, nandito naman mga pamangkin ko, nandiyan naman mga kapatid ko. Hindi man ako pababayaan mo ngayon. Pero iba pala yung pagka may sariling anak talaga. No? Totoo yun. Mm-hmm. Kasi mahirap ang magsuyo ka sa kanila na sabi, no? Tulungan niyo ako at may sakit ako. Mm-hmm. Kaya ako na lang, kaya kong mag-isa. Itiis ko yun. At may sakit ako. Mm-hmm. Nasakit ang mga pa ako, di ako mahalos makalangan. Parang rayuma na, no? Parang gano'n na nga. Pero ito, talagang bangga talaga ito. Ito at mag-ao. Aksidente, dalawang linggo pa lang ito. Ah, bago lang? Ba't kayo na-aksidente sa Cavite? Lalakad ako, tumatawid ako sa highway. Biglang sumulpot yung isang pick-up. Namahan ako rito. Nag-ano naman sa'yo ng danyos? Wala. Eh bakit? Binigyan lang ako, pina-extray lang ako, yun lang. Tapos binigyan lang ako ng 10 pirasong gamot. Yan lang, wala na. Hindi mo tandaan yung plaka? Tagaroon din sa Cavite. Ay, hindi pwede yung ganun. Oo, kasi naabala yung trabaho mo, tay. Kaya nga babalik ako sa Lunes, sa Linggo. Hindi pa, pababarangay ko muna. Mm-hmm. Kasi naabala po yung trabaho nyo eh. Yeah. Yeah, walang ano, kagaya nito, wala ka pa pang gastos. Mm-hmm. Wala ka pang bili naman lang ng gamot. Kaya mahirap. Tiis-tiis lang muna sa program. Kahit mahirap maglakad, tiis. At mag-iisa. Wala ka naman mautusan. Wala ka naman anuhan dito. May mga nabuhay yung mga yan. Mm-hmm. Lato nga. Sila lang yung tumutulong sa akin. Binibigyan na lang ako ng bigas. Mm. Ay ulam, ay bahala na ako ba? Bahala na. Mayroong mabibili, wala. O may pambili. Mm-hmm. Kagaya nyo, wala. Sino po madalas na kasama nyo dyan sa tulugan? Wala, ako lang. Ikaw lang talaga? Mm. So ito mga kanuli, kung papakita ko po sa kanya, sa inyo, ang maliit na tirahan lang ito mga kanuli. Ayan o. Parang kasing laki lang ng plywood, isang buong plywood. Ayan ang kanyang hinihigaan. Ayan. At sabi nga niya, sa kanya daw yung pamangkin. Sa pamangkin niya raw yung kanyang tinutuluyan. Ayan o mga kanuli. Oh. Nakikituloy siya dyan, si tatay. Ayan. Alit lang talaga. Kaya nga lang, ang kagandahan niyan, solo niya. Ayan. Pero ang nagpagawa niyan tayo, yung pamangkin muna. Ayan, ang bait naman niya. At least pinatira kanya dyan. Tapos sa ilalim tayo, ano yan? Sa ilalim. Yeah, ano yan? Mga bato yan. Ah, tinambakan nyo? Tambak yan. Kasi silimento to. Ayan, mga kayalis natin. Inaabot po ba ng baha dito? Maapaw dyan. Oo, maapaw dyan. Pero itong lupa na to, sakop pa ng... Hindi, sa kapatid ko na to. Ah, sakop sa kapatid mo? Nabili nila ito eh. Yung silang nakabili. Ayan. Ay mga kanuli si... Ano po pangalan niyo tay? AD. Ay mga kanuli si Kuya AD. Ayan at ano. Kahit siguro paano mga kanuli at makapag-share din tayo sa kanya ng blessing at yun na nga at pambili niya ng gamot mga kanuli. Para kasi kahapon pagdaan ko parang may iba na nakatingin siya sa akin na parang damdamin ko ay kinukurot. Tapos sabi ko nga kagabi nasa bahay ako, nasa isipan ko siya. At ang kanina, sabi ko sige, gagawin ko ng paraan para ma-vlog ko si tatay, malaman natin ang kanyang kalagayan. So ito na kaagad mga kanuli, ito na ang ano natin kay tatay. So mag-share lang tayo ng blessing sa kanya mga kanuli, kahit paano ay meron siyang magamit na idudugtong sa kanyang ano, sa kanyang ano man ang kanyang gagawin. Ayan tay, yan kita ng 1,000. Salamat. Ayan, magamit mo tayo kung anong kailangan mong bilhin. Maraming salamat sa inyo.
Kaya kung hindi dali sa inyo, talagang mawala eh. Mm-hmm. Talagang may hirap talaga eh. Hirap ang buhay. Hindi pa ako makatrabaho, hindi ako makalakad. Kaya hanggat na kaya ko pa, itiis-tiis. Sige, mm-hmm. Itiis muna ako. Baka sakali, pag gumaling itong tuloy, makapagtrabaho na ako. Ano po ang tatrabaho niyong papasukan? Eh, baka kigapas na lang ako ng pala dyan, sa bula dyan. Mm-hmm. Ganun na lang. Ay, wala na ibang trabaho na malahat ano na trabaho eh. Mm-hmm. Eh, dati sa Cavite ako, isang matansiro ako. Kakatay ako ng baka, baboy. Oh, dati ka nagkakatay ng mga ganun? Wala, hindi ko na kaya. Mm-hmm. Dahil na-aksidente pa ako. Mm-hmm. Hindi ko na kaya magbuhat. Hirap. May kapatid na ako sa Cavite, doon ako nakitira. Mm-hmm. Ay, ibig sabihin, sa Cavite talaga kayo nakatira? Ano na ako ron, 2004 ako nandoon. 24 ako nandoon. Ay, ibig sabihin dito po pala, umano lang kayo, dahil nga po sa nagbabakasakali kayo. Kaya, okay lang. Salamat na lang sa may tao mga ako na nabibigyan ng may tulong. Ako nagpapasalamat at mapakaganda ng kaginawaan para sa akin. Mm-hmm. Ayan, sige tay. At kahit paano ay nabawasan din yung iniisip ko, yung gumugulo sa aking damdamin sa isip ko. Ayun, talagang totoo mga kanuli, dahil kahapon in-interview ko si Malunggay Gerdo, nadaanan ko siya. Agad-agad na kita ko si tatay, sabi ko nga parang may kakaiba. At gumulo agad yung damdamin ko at yung isipan ko. Sabi ko si tatay, naiisip ko nga na nasa bahay ako. So ito, kahit paano ay nasolusyon na natin ng kaunti at nalaman natin yung kanyang na kailangan niya ng pambili ng gamot. So ayun lang mga kanuli, at salamat pa rin doon sa mga solid kanuli natin dyan. Tay, God bless sa'yo tay. Sige, salamat. Isang mapagpalang araw po sa inyo. Huwag na kayong malungkot dyan at... dadalhan ko kayong babae. Ukuha ako sa Bukawi. Gusto nyo tayo? Mahirap yata yun. Magagaya mo yung sakit ka na, gagawa ko pa ng ganun. Hindi natin kaya na yun. Pinapatawa lang kita tayo. Joke-joke lang yun. Ayun mga kadali. Itay, God bless. You'll have to turn on Wi-Fi and connect to a network first. Ayun mga kanuli, ito. Kami ay alabas na dito ni Melvin mga kanuli. Ayan. Ayan po. At salamat talaga sa ating Panginoon at pinupukaw ang ating damdamin at nakikita natin yung mga kababayan natin na mga ganun mga kanuli. Kasi kahapon napadaan lang ako dyan mga kanuli. So talagang salamat talaga sa ating Panginoon. Yun nga po mga kanuli, hanggang dito lang po ang vlog na ito at salamat po muli sa inyong lahat. Gusto ko po kayong mag-yoyoyo daw sila. Gusto ko po kayong pasalamatan mga kanuli, kayong lahat ng mga tumatangkilik kay Kuya Nuli, sa lahat na nagmamahal, sa ating mga hindi nag-skip ng patalastas, at sa mga ating mga nagsishare ng blessing. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. Kaya naman mga kanuli, ay nandito sila. Wala na akong masasabi sa taon na yan, kasi bye! Siya ay kakaiba. Aran sa iyo makabayan, wala na akong masasabi pa dyan. Pagtulong sa kapa kayang ganapan, Kuya Nuli. Medyo yung kulay niya parang may lahi. Sana ipagpatuloy mo yan, pagtulong sa kapwa ay mahalaga. Huwag makinig sa iba, ba kaya mo yan magtiwala. Handa kaming sumuporta, sa Diyos lang ay maniwala. Huwag na huwag kang manghihina. Hina, hina. Kuya Nuli.